Nyo. Hindi po ako ang speaker, pero mag-introduce lang ako ng speaker. Ako po ay taga Pagadian City, dumalaw lang dito nung New Year. Iba naman nangyari, nasa harap nyo ngayon. Okay? Ito pong speaker natin, isa po siyang global ambassador. So alam niyo na akong global ambassador. Kaya lang, bago ko siya tatawagin, meron po tayong traditional. Tradition. Unang tradition po, yung po mga cellphone natin, pwede po pakai-silent lang muna po. Kasi po kapag tutunog yan, ipaparapol po yan. Pati po yun sa akin kasi hindi ko pa na-silent eh. Kasali po sa rapol. Okay? Sinabi na ba sa mga... Sino po ang first timer? Second timer. Okay? Tinuro na... Ano na ba? Sinabi na ba sa inyo na ano ang tradition club dito? Hindi pa. Hindi pa. Ganito po, ituturo ko po sa inyo. Ganito yan. Ang isang pagpalakpak mo dito, pag sinabing isang complete, isa pong palakpak at isang pagjack at isa pong woo. Bakit po may woo pa? Kasi windows of opportunity. Ako hindi ako magaling magsalita. Pero dahil sa M Global, pinapagsalita ako sa harap. Dahil sa woo, tingnan nyo, okay. Pwede po natin subukan. 1,000,000. Malakas nga. Dapat po malakas. Kasi po, para po yung mga demonyo sa paligid nyo, magtatakbuhan po yan sa sobrang lakas. Oo nga po. Tama ko ba? O sige, ulitin natin. 1,000,000. Woo. Pwede na. Okay, ito po ang tatawagin ko. Isa po siyang global ambassador. At then, Millionaires Club din po. At Speaker Bureau din po siya. Okay? Siya po ay mentor ko po, pero hindi niya po alam. Okay lang po ba yun? Okay? Actually, okay, hindi ko na po patagalin, i-introduce ko na po. 1,000,000! 2,000,000! 3,000,000! At 1,000,000 complete! Para kay Jogi Guillermo! Pwede natin bigyan ng masigawang palapakan si Alonto Kudarat, tama? Yes, hindi ka taga Sultan, yun? Kudarat. Sultan Kudarat. Yung lolo ko lang. Ay, lolo. Anyway. Ayan, so magandang lalaki po ako sa inyo lahat. Pwede? Konti lang. Sinabi mga ngayon lang po atin ng OPP. Pwede pong ano, pakitaas ang kamay. Can I see a raise of hands? So, dami ah. Palapak natin mga first timers. Ano po ang sinabi sa inyo nung pumunta kayo dito? Yayaman ka agad? Pambihira, atan ka lang, yayaman ka na, no? Ano pa sabi ng iba? Ha? Kakain. Sino sinabi na kakain daw? Ha? Pinakain ka ba naman? Hindi. Baka mamaya, pero alam nyo, pag natapos to, baka kayo ang magpakain sa kanila. Ha? So anyway, introduce ko muna sarili ko. My name is Jogi. I'm from Olongapo City. No, doon po ako in-assemble ng mga magulang ko. Ha? So kung paano, hindi ko na po tinanong. I'm a chemical engineer by profession. Wala lang sa itsura, mukha lang talaga po akong artista. Pwede? Pwede. Ayan, so... Sabi ng iba, Jogi, nasa magandang karir ka na, you're a chemical engineer, bakit ka nasa M Global? Okay, ba't mo ito ginagawa? Well, graduate, pasa ko agad yung board exam, and hindi po sa pagbubuhat po ng sarili po sa palakpak. Kaso nga lang, nirealize ko po na... kurso, pinag-aralan, eh, hindi po sapat yun para yung sigurado ka sa magiging future mo. Tama? Akala ko dati, pag nakatapos ka, tapos na. Hindi pala. Pag nakatapos ka, sobrang tapos ka rin. Edge. Ano yung dasdon? May edge ka. Kasi konti lang kayo. Tama? Pero we're now in the information age na lahat ng alam mo o lahat ng pwede mo matutunan, i-google mo lang siya, andyan dyan na siya. Correct? So halos lahat, nakapag-aral na. So marami. Tama? So kaya ngayon, kumbaga ang supply is napakarami, ang demand napakakonte. Tama? Kaya tuloy, yung mga empleyado is
nagtsatsaga sila sa kung magkano lang ang sabihin ni bossing. Eh dahil wala kang trabaho, igagrab mo nga naman siya. Tama ba? Tama? So, sa position ko po, no, marami na pong chemical engineers din. Nauna sa akin, kasabayan ko, at sa susunod sa akin, next year. Tama ba? So, lumalaki na lumalaki ang supply, and therefore, alam mo yon, yung opportunity, napakaliit lang. Ayan, pwede pong pa-silent natin. Kasi pag ako po ay nagsimula, nadidistract ako, magisimula ako ulit sa sumpisa. Tama? Nakakagalagit na ano tayo, biglang may nag-ring, ano? Wala na, tapos na tayo. Hindi man po sa sanla, paparapol. Hindi po sanla, ikaw naman. Ayan, ha? So, sana ako. So, nung natapos na po ako, akala ko ganun kadali. Eh, mahirap pala. No? So, anyway, nag-apply ako sa Olonga po. Doon ako nagtrabaho. And maugulat ka, kasi po ang sahod ko, nung nagsimula ako, laki din naman, no? Ito po. Kulang pa na isang zero. Ayan. Ayan, ha? 5,000 po isang buwan. Malaki maliit. Ha? Malaki maliit. Malaki po yan. Malaking kahihiyan na nangyari sa akin dyan. Pero mama ko, proud na proud sa akin. Bakit po? Eh, imagine mo, anak nila nakatapos sa UST, chemical engineer, di mo basta-basta rin yung kurso na yun. Nag-top pa ako, tama? Kaya pag sa kwentuhan nila, ako laging bida. Anak ko, chemical engineer. Oh, talaga, kumusta trabaho niya? Anak ko, chemical engineer. Talaga, kumusta masahod niya? Anak ko, chemical engineer. Tama? Kasi alam niya, ang sahod ko, kulang pa sa akin. Pero nagsipag ako, katulad ninyo, nagtsaga ako, katulad ninyo, lahat ng utos, sinunod ko. Kahit di utos, ginawa ko pa rin. Lahat na rin ng sip-sip, sinip-sip ko na rin. Bakit? Kasi ang tao ko doon pakikisama. Tama, di ba? And kaso nga lang na-realize ako, nakapag-empleyado ka, lahat po tayo is dispensable. Sabi yung dispensable, pwede kang palitan anytime. Tama? Lalo na ang technology natin is, alam yun, lalong nagiging advanced, and usually hindi na kailangan ng empleyado. Tama? Mga robotics na lahat. So, meaning, di ba, lahat tayo pwedeng palitan. And na-realize ko na if you work for somebody else, you're working for somebody else's dreams. Tama ba? Sino ba nakakuha ng pangarap nila? Yung empleyado o yung may-ari? O yung negosyante. Tama? Sino nahirapan? No? Yung empleyado o yung negosyante? Sinong lubog sa utang? Empleyado o negosyante? Empleyado. Pero sino yung mayaman? Empleyado o negosyante? Tama? So, alam mo yun, narealize ko yun. Sabi ko, dapat magnegosyo pala ako. So, hindi ko pa iniiwan yung trabaho ko. Nagsimula po ako. Yung first ko is a pizza business. Dahil mahilig ako sa pizza, yun yung pinag-aralan ko. Tapos, Olonga po, minarket ko siya. So, for 3 years, no, talagang nag-run siya. Okay naman, kaso nga napagod ako dahil ako lahat eh. No, sole proprietor po ako. Meaning, ako lahat. Ako may-ari. Ako ang OIC. Ako bossing. Ako rin ang mamalengke. No, ako rin lang nilalaman sa tinapay. Ako nagbe-bake. Ako nagpapak. Ako nag-deliver. Parang kita, akin lang. Tama? So, nung napagod ako, sabi ko, yung second kong business, dapat may kasosyo na ako. Yung friend ko, meron naman siyang computer gaming business. Meron na siya isang branch na kumikita mo around 2,000 per day. Malaki na rin, eh, tama? So, yun nga lang, gross siya. So, nag-usap kami, magsosyo kami sa isang branch. And good news, dahil maganda ang samahan namin, good news naman po, after 3 months po, sarado na. Bakit? Kahit pala kaibigan kayo, pag perang pinag-usapan, hindi nagkakaunawaan. Tama ba? Pero alam ko, aasenso ko sa negosyo. Kaso nga lang, hindi ko alam ang negosyo na para sa akin. Until one Thursday night, Webes, may tumawag sa akin. No? Babae, long distance. Ito yung na-meet ko nung college days. Ang ganda ng boses. Alam niyo, parang nang aakit. Eh, ako po, mabilis ako ma-develop. Telepono lang, mabilis ma-develop. Hello? So, nagkwento muna kami about buhay-buhay, hanggang trabaho, career, hanggang napunta yung usapan sa pagne-negosyo. Eh, open naman talaga ako for business. Hanggang sa, meron siyang nakwento, isang electrical engineer daw, kasing edad ko, kumikita daw ng 300,000 isang buwan. Malaki maliit. Eh, sobrang laki kumpara mo talaga dito. Tama? So, tanong ko na lang sa kanya, anong negosyo niya? Sabi niya, hindi ko ma-explain. Kung gusto mo, pakilala na lang kita. So, in short, pinapaluwas niya ako sa Manila.
And then, nga, Sabado daw, imi-meet ko daw yung tao na yun. Sabi ko, gusto ko sana, kaso nga lang, di ako pwede ngayong Sabado. Kailangan ko mag-file ng leave muna. So, reschedule natin next week. Sabi niya, hindi pa pwede. Sabi ko, bakit naman? Kasi na-schedule na daw niya ako. Sinong first-timer po ulit ngayon? Yan, naka-schedule na po kayo ngayon. Schedule lang yun eh. Tama? So, ayoko sana po lumuwas, kaso nga lang, no? Di ba? Ba, nire-remind ka ba? Oo, ano ha? Tuesday ha? Tama ka na, di ba? So, ayoko saan lumuwas kasi meron siyang binitawang salita na hindi ko makakalimutan. Gusto yung malamang ko ano yun? O, bukas na lang. Ngayon na. So, saan sa telepono ganito? Pag hindi ka lumuwas sa Sabado, break na tayo. Actually, girlfriend ko po yung tumawag sa akin. Girlfriend ko na siya before pa siya tumawag. Sa pagkakaalam ko. So, wala akong choice, natakot po ako, lumuwas ako. Tapos hindi ko alam kung anong klaseng business. No, only to find out, may products. No, network marketing. Sabi ko, ano yan? Akala ko dati, pag may produktong ganyan, alam yun, medrep. So sabi ko, wala ako alam sa ganyan. Kaya nga, engineering kinuha ko, math, hindi science eh. Kasi ayoko ng pag-aralan yung katawan ng tao. Ayoko ng memorization, ayoko niyan. Kumbaga, iniyawan ko kaagad ang isang bagay na hindi ko pa alam. Aalis na sana ako, mag-walkout na sana ako, parang ikaw kanina pa, di ba? Mag-walkout na sana ako, kasi nga lang bago ako makaalis, biglang dumating, ipapakilala sa akin kasing edad ko, electrical engineer, no? Kumikita ng 300,000 isang buwan, nakanisan patrol. So sabi ko, anong ginagawa tong tao na to? So in short, nakita ko na yung resulta niya. Tama? So dalawa daw kasi ng klase ng tao eh, may career-oriented and results-oriented. Ano yung career-oriented? Ito yung pagkatapos mo mag-aral, no? Maging dalubhasa ka sa trabaho mo. Ito yung mga tao, it doesn't matter kung magkano ang sahod niya, importante masaya siya sa ginagawa niya. Marami bang ganun? Di ba ikaw yun? O kung di man ikaw yun, yung katabi mo. Tama? So galing po ako doon na gusto ko gamitin yung pinag-aralan ko. Kaso nga lang, I realized na, alam mo yun, mabagal. Noong nakita ko siya, doon nagbago ang pananaw ko. No? Ang tawag doon, results-oriented people. Ito yung mga tao daw na, it doesn't matter kung ano ang ginagawa mo. Basta moral, legal, ethical. Ang importante, yung resulta ng ginagawa mo na binibigay mo sa family mo. Tama? Eh marami naman tayong ganun. May kakilala nga ako eh. No? Sabihin natin, accounting grad. Pupunta ng ibang bansa para mag-caregiver. Ang tawag doon, di ba? Hindi naman niya linya yun eh. Pero ang importante, pera. Marami akong kakilala mga gumraduate ng nursing o mga nurses. Pero, nasa call center. Tama? So meaning, hindi naman nila nilinya, pero importante yung take home. Tama ba? So nung nakita ko resulta niya, sabi ko, no, kung ano man yan, sabihin mo sa akin, at pag-aaralan ko. So in short, pinakitaan niya ako ng bilog-bilog. I-explain ko sa inyo mamaya. Ito, tawag po dito is OPP. Tandaan niyo ito. OPP stands for Opportunity Plan Presentation. Sa Tagalog po, para madali, O plan pera-pera. Madali. Tama? So in short, pinakitaan niya ako ng bilog-bilog. Tapos siya mag-explain yung mata ko, bumilog talaga. Tapos lahat ng tao nakita ko, puro bilog-bilog-bilog-bilog-bilog na. Tapos nun, nung gabi, hindi na ako nakatulog. Kung ano nangyari sa akin after, eto kukwento ko sa inyo. Tanong ko, ready na ba kayo? Yeah. Ready na ba kayo? Ayan. So, ayan. AIM Global po yung company natin. Ayan. So, ito po yung aking license. Ako po yan, ha? Yung mukhang yan. At saka yan, iisa lang yan. So, chemical engineer. And then, sabi, mag-invite daw. I started AIM Global May 2009. So, 4 years and 9 months na po ako dito. Nag-invite po ako. Dami ko inimbitahan. No? Sad to say, mga kamag-anak, kaibigan ko, hindi naniwala sa akin. Parang ikaw. No? So, yung unang naniwala pa sa akin, isa sa unang naniwala sa akin, itong si Yuri Misagrande. Taga Jensen po ito, pero na-meet ko siya sa bukid nun. Medyo malayo-layo. Tama? Ito po'y dating sidewalk vendor lang. Taga, nagbebenta siya, nag-aalok lang siya bahay-bahay ng basahan. Okay? Nakita niya yung Global, sinabi ko sa kanya, ginawa niya, December 2012, nilabas po yung first car niya, Everest. Okay? Si Yuri po, hindi bumababa ng 300,000 isang buwan.
Yung lahat ng kapatid niya dati, hindi naniniwala sa kanya. Pero lahat po yung mga kapatid niya, may mga sasakyan na rin dahil sa yung global. Tama? Sabi nila, Joey, talaga bang sidewalk vendor yan? Bakit ang ganda naman itsura niya? Siyempre, pag may pera ka na, mabibihisan ka na talaga. Tama? Ito itsura niya dati. Tama? Ayan. So, yung pangalawang naniwala sa akin, eh kumpare ko po, ito, si Michael D. Tan. Si Mike D. Tan po, isa accounting graduate po ito, no? Nung una kong pinresento yung AIM Global sa kanya, nagustuhan niya kaagad. And within the year, nagkaroon siya ng sasakyan. Ito, nag-300,000-400,000 isang buwan. Okay? Tapos, ilan pa sa naniwala sa akin? Ito, si Albrin and Carol Catalan. Ang una nag-join yung babae, nurse. Tapos, sumunod, actually, ito asawa niya, no? Si Bangbang Catalan. Si Carol po, kaya lang niya nag-join kasi hindi niya mahindian yung kaibigan niya na nag-invite sa kanya. Parang ikaw ulit. Tama? Doon nag-join siya, tapos sinabi sa asawa niya, galit na galit to. Galit na galit. Ba't ka nag-join sa ganyan? Wala kang mangyayari sa iyo. Kaya siya ganyan, kaya siya ganito. Ang dami sinabi niya. Tama? Pero dahil naka-join na, wala na magagawa, sinubukan na lang yung business. Tama? Nakakatawa, for yung first 10 days niya na income, 10 days, 64,000 pesos. Alam mo, galit na galit yung asawa niya. Sobrang galit niya, siya ang una nag-resign at hinataw ang AIM Global. Sabi niya, bakit di mo ko pinilit? Maganda pala yan, sabi niya. Nilabas nila yung first car nila, Strada, after 4 months. Okay? Ngayon po, dalawa na sasakyan nila. Tag-isa na sila ngayon, tapos nakapagpagawa ng bahay na sa Panabo. Sino pa? Si Gracie po. Gracie is a plain housewife. Naguturo sa choir sa church nila. Ginawang AIM Global, within the year, nagkasasakyan. Noong una po, yung asawa din nito, negative. Pero after 1 year, nga nagkasasakyan, hulaan niyo kung sino nag-drive ngayon ito. Yung asawa niya. Ito, nag-200 to. Ito, si Arnel and Peachy po. Arnel is an IT by profession ng Cardams and Unisilver. Yung sa mall, nakikita niyo siguro yon. Negative to pag pinag-usapan networking. Pero ba't siya nag-join? Simple lang, yung produkto po, nag-take effect sa kanya. Nagkaroon siya ng sakit sa bato, no? Kidney stone. For 2 years, on and off yung sakit niya, lahat ng gamot, tinry na niya. Hanggang sa naalokan po siya ng product natin, explain ko mamaya. Within that week, inihi po niya yung bato niya. And ever since, hindi na bumalik. Sabi niya, kung maganda ang products, maganda ang negosyo. So una, nalok-alok lang niya, hanggang di niya alam na malaki pala yung negosyo, after 5 months, nakabili ng sasakyan. Maglalabas siya kayo ng second car niya. Ito, nag-300,000 to isang buwan. Ito naman, si Doktora Lori and Manny de la Cruz. Ito po sa real estate to. Ito, doktora. Imagine mo, doktor. Paano nangyari yun? Meron po siyang arthritis. Doktor, may arthritis. Yung pinaprescribe, coming from her to, yung pinaprescribe pala po nila na doctors, hindi nila tinitake. Why? Kasi alam nila may side effects. So, yung kanyang medtech na constipated, nung uminom ng C247, di guman ganda ang pakiramdam, naikwento kay Doktora Lori. Tinray, alam mo yung arthritis, balubuloktot yung kanyang daliri. Within that week, dumiretso. Hindi na masakit. So, since doctor, di ba, pinrescribe sa mga patients niya, kasabay ng yung medicine na pinaprescribe niya, alam mo, mas mabilis daw makarecover. Kaya tinuloy-tuloy niya, within 1 year, nakabali rin sa sakyan. Okay? Mahirap po kumbinsin ng doktor. Tama? Ito pa, isa. Si Rica and Doc Jeff Yap, nurse, doktor. Ito, surgeon. Noong una nag-join yung babae, kasi nung nanganak siya, wala siyang trabaho, nurse. No? So, in global, part-time, within, after 1 month, ang kinita niya nasa 30,000. So, hinayaan lang siya ng asawa niya. So, kaso nga lang after 10 months, naging 80,000 na itong si Rica. Sabi ni Doc Jeff, ano bang meron dyan sa produkto niyo? Ba't ang benta-benta niyan? So, alam mo yun, ni-research niya, and he found out maganda, no? Pinrescribe din, and mas mabilis din makarecover. Alam mo, sinubukan gawin yung negosyo, after 6 months, he resigned from sa hospital na pinagtatrabahuhan niya, and nang full-time sa AIM Global. Right now, itong mag-asawa po, nagkakalahating million isang buwan. Okay? First car nila, Santa Fe. And then, ito naman, si Kuya Sam. Si Kuya Sam po is security guard. No? Ginawa muna part-time hanggang sa noong July 2012,
kumita na siya ng 40,000 isang buwan. Ang sahod niya dati is 12,000 bilang isang security guard. Siyempre, naka 42, di ba? Malaking bagay yan eh. Tuloy-tuloy-tuloy, nag-resign na siya. And ngayon may problema si Kuya Sam kasi maglalabas na siya ng sasakyan. Hindi niya alam kung manual o automatic. Laki ng problema niya. Sabi ko, kasi dapat di ka na naging global, di dapat di mo iniisip yan. Iniisip mo ano ba ang sasakyan ko? Tricycle o jeep? Tama? Ayan. So, ito po yung mga iba sa naniwala. So, actually, marami pa sila. Kaso hindi tayo matapos kung iisa-isahin ko sila. Ano naman nangyari sa akin? I started May 2009. Ang first income ko po is 4,500. Pwede na po ba? Parang nalilitan kayo. Pwede na po ba? 4,500? O naman, extra income lang naman eh. Tapos naging 12,000 siya. Tapos naging 62,000. Tapos naging 107,000. Ang pagitan po ng bawat isa, isang linggo. Kaya pag tinotal mo to, nasa 180,000 to isang buwan ko. Ngayon, pwede na? Pwede na? Tama? Tapos after 3 months, nabili ko na yung first car ko. Yan, Pajero. Ako po yan, ha? Ako yan. Mas gwapo lang ako sa personal. Tapos after 1 year, nakabili na ako ng condo. After 1 year, 11 months, I bought my second car, Tucson. Ayan, pamalengke namin. Ayan. Siyempre, alam ang Pajero, di ba? Oo. Oh. Ano yun? Yung Nissan 350 Zane. Yung sports car. Guwapo ba? Guwapo? Ha? Ako o yung sakyan? Ha? Walang merienda to. Guard! Walang merienda to, ha? Ayan. Ama, ito yung ginamit mismo sa Tokyo Drift, yung Fast and the Furious. Sabi ko lang, alam mo, Jogi, hindi bagay sa yan. Bakit? Kasi ang lit-lit ko daw, laki-laki ng sasakyan ko. Sabi ko, walang basagan ng trip. Gusto ko yan eh. Bakit ba? Tama? Tapos, fifth car ko, Expedition. Ito yung family car namin. And then, sixth car ko, yung Veloster. Yung Tucson po, binigay ko na sa wife ko, so siya na gumagamit ngayon nun. Wala akong pambili ng suka, kaya yan, pambili ko ng suka, Toyo, yan. Tama? So, 4 years and 9 months, 6 na po sasakyan ko, tapos may property pa ako sa Tagaytay. Ito siya. Swimming pool siya. Ayan. Tama? Ang tanong. Gusto ba malaman kung paano ako ginagawa? Ha? So, anyway, importante po ba na sa isang negosyo may produkto? Yes, ang Jollibee, McDonald's, lahat ng mga yan, may produkto yan. Petron, gasolina ang produkto nila, correct? Tama? National Bookstore, may binibenta ang produkto. So in short, lahat po ng negosyo, dapat meron tayong produkto. So ang ating product partner is Nature's Way. So kilala po ito sa Amerika. Actually, around 48-49 years na po ang Nature's Way. Ang kanyang mother company is Schwabe. Ayan, Schwabe. It is a German company. So, nag-exist siya ng plus 140 years. So, mas matanda pa yan sa San Miguel. And then, ito yung kanyang profile, no? Nasdaq traded, meaning may pera, liquid po yung company. Marami silang product lines. Ayan, lahat po ng produkto nila is may certification. USFDA, halal, okay, kosher. Ayan. And then, with 200 medical doctors, herbalists, and scientists, we formulate with extensive research and development, may clinical studies, and meaning direct processing, sila mismo ang gumagawa ng produkto nila. Hindi sila nagsasubcon. What do you mean by subcon? For example, yung cellphone ng iPhone or Samsung, hindi naman sila lahat gumawa niyan eh. Yung plastic niyan, ibang gumawa, sinubcon nila, subcontract. Tama? Binuo na lang nila. Though technology sa kanila, pero sa iba nila pinapagoy ibang parts. Ang Nature's Way po, simula po plantation, hanggang po kanilang delivery, logistics, sila po ang may control. Tama? Ayan, ano pa? High ORAC or Oxygen Radical Absorbance Capacity. Mamaya ako explain ano yung ORAC. Okay? Ayan. So, ang katawan ng tao, naniwala ba kayo ang katawan ng tao ay may kakayahan na pagalingin ang kanyang sarili? Naniwala kayo? Kaya tinawag na healthy. Heal thy. Doon kinuha yun. Heal thy. Thy is ikaw. Pagalingin ang sarili. Bakit kaya nasabi yun? Pansin mo, pag ikaw nasugat, after a few minutes, ano nangyari? Tumitigil din naman eh. And after a week, di ba, let's say, nagko-close shop, doon meron pa ring scar, pero humihilom siya. Kahit wala kang inumin na gamot.
So meaning, ang katawan ng tao, kaya kaya niyang pagalingin ang sarili niya. Tama? Kaso nga lang, di ba? Siyempre may factors na tayong kinoconsider like pollution, air pollution. Tama? Hindi ka makaiwas dyan. Water pollution. Yan, radiation. Coming from X-ray, TV. Even yung bumbilya po, may radiation yan. And of course, cellphone. Tama? Ano pa? Sunlight. May radiation yan. Dati, di ba pag may sanggol, pwede mo pa nga daw yan around 60, 70 siguro, no? Pwede mo pa siyang paarawan ng around 8 o'clock eh. Tama? Ngayon subukan mo paarawan yung sanggol ng 8 o'clock. Di ba? Meron yung mataas ang UV radiation. Ano pa? Food preservatives. Ang canned goods like sardinas, etc., etc. O sardinas na lang. Sardinas. Di ba? San ba... Usually, ang sauce ng sardinas is... saan gawa? Sa kamatis or tomato. Tama? Tama. Subukan mo magluto ng sarsyadong isda. Ano ba ang sabaw nun? Kamatis din. Tama? Subukan mong huwag siyang ilagay sa ref, na iwanan mo siya sa lamesa ng one day. Kumusta naman? Panis. Pero bakit yung sardinas, pag tinignan mo, di ba? 2 years, 3 years, expiration date. Bakit pag binuksan mo, hindi siya panis? May food preservatives. Alam mo ang tawag sa food preservatives? Ha? Formalin. Alam niyo ba yun? Ano yung formalin? Nilalagay sa patay. Kasi po, ang formalin, yun na sa isip natin, sa patay lang siya. Pero may grade kasi yan. Parang alcohol. May clinical grade, may industrial grade. Tama? Hindi siya ganun kapuro, industrial yon. Pag sa clinical, meaning, ano yan? Masyado siyang meticuloso, yung kanyang standard niya. Tama? Ganun din ang formalin. Pag hindi gaanong ka-pure, formalin ginagamit sa patay. Pero pag sa pagkain, yun yung medyo pure siya. So meaning, hindi mo alam, kumakain ka ng sardinas, buhay ka pa, ina-embalsa mo ka na. Tama? O ano pa? Ayan, mga food processed food. Processed food. Ano pa? Preparation of food. Paano mo niluluto yung pagkain? Ang pinakamadali, mag-prito. Gumagamit ng mantika? Ilang beses ginagamit? Isa. Uy. Talaga, ha? Tapo mo ka agad. Maniwala ko sa inyo. Yung totoo. Ha? Marami. Bakit? Siyempre magtitipid ka eh. Ito ang hindi natin alam. Ang mantika. Na bukas may cancer ka na. Okay? In the long run nga lang. Tama? So kaya pag inulit-ulit mo yung mantika, meron po yung cancerous part. So sabi nila, di mag-iihaw na lang ako. Tama ba? O, kaso nga lang, ano masarap sa ihaw? Yung sunog. Di ba? That's carcinogenic. Ano yun? Cancerous din po yun. Ma? So ano pa? Instant noodle. Instant mami. Kaya ang buhay natin, instant na rin. Tama, di ba? O, ano pa? Yan. Wala. Bakit? Kasi pag may uod, yak, hindi malinis. Tama ba? Tama? Eh, kung ikaw naman uod, syempre, alam mo na, yung walang uod. Tanong ko ngayon, sino mas matalino? Yung uod yung tao. Ha? Kaya, bukas yan. Oh, household insecticide. Di ba may lumalabas na water-based? Tama? Kahit na water-based po yan, still chemical po yan. Hindi pa rin po maganda sa atin. Okay? Yan, yung mga Clorox, di ba? And even, synthetic po sila. Mini-synthetic is man-made. Ginawa lang eh. Ikaw ano ka ba? Natural o synthetic ka? Natural. Tama? So, eto, yung mga gawain mo. No? Tawag dito, sedentary lifestyle. Kung hindi ka po masyadong nag-exercise, prone ka rin sa sakit. Tama? Ano pa? Smoking, drinking while being pregnant. Kaya suggestion ko, kung gusto uminom at manigarilyo, huwag kang papabuntis. Yan. Tama? Ano pa? Stress from studies, from work, and emotional stress. Pag lahat po yan, meron ka or kahit ilan lang dyan, bababa ang immune system mo,
And doon aatake na tawag nating free radicals. Narinig niyo ba yung free radicals? Come from, ito na lang, radical. No? Pag meron kayo narinig sa Minjol, nag-rally-rally, ang tawag sa kanila, radical. Magulo. Tama, di ba? So, ganoon din po. Ito mga free radicals, inaatake yung katawan ng tao. Okay? Ayan, sinisira nila yung mga cells natin. Doon tayo nagsisimulang magkasakit. So, paano ba yan? Para madali pong ma-explain, nakakita na ba kayo ng bakal, pag yan na-expose sa ulan or tubig, ano nangyari? Kinakalawang. Tama? Ang tawag po doon, rusting process. Meaning yung oxygen, nag-react doon sa bakal, sa iron, nagkaroon ng ferrous oxide. Yun tawag doon, kalawang. Ang katawan ng tao, kinakalawang din po tayo. Yung oxygen mismo na na-inhale natin ngayon, siya din po mismo ang nakakasama din sa atin. Okay? So, parang apple. Pag yan hiniwa mo, after few minutes, ano nangyari? Nangingitim o nagba-brown. Ang tawag doon, oxidation process. Okay? So, ayan. Free radical damage would result to disorder, discomfort, and yung tinatawag natin, disease. Disease po galing sa dalawang words. This is hindi komportable. Tama? So, ano ang solusyon ngayon natin dun? Okay. Ayon sa World Health Organization, National Cancer Institute, and American Dietetic Association, ang katawan ng tao is kailangan natin ng at least 5 kinds of fruits and 5 kinds of vegetables every day. Tama? Kaso nga lang, ang prutas at gulay ngayon is napakamahal. Tama ba? At iba rin, hindi ko makaya ng gulay. So, paano yun? Element. Siya ang magsusupply ng araw. Okay? Ayan. 20,000 phytonutrients. Phytomins coming from plants and vegetables. Meron siyang 12 whole fruit juice blend. Sinabing whole? Buo. Tama? Saan ba ang sustansya ng orange? Nasaan? Okay? Ha? Saan? Tama. Palatan. Anong gagawin mo sa batapon? Pero useless na siya. Correct? So, ang ginawa ng Nature's Way, sinama niya lahat. Pati balat, pati buto, pati laman, pati yung juice. Okay? Kaya, contained na contained lahat ng nutrients. So, plum, cranberry, blueberry, strawberry, blackberry, bilberry, cherry. Berries are found to be mataas ang antioxidant properties. Okay? Meron pang apricot, papaya, orange, grapes, and pineapple. Okay? Ayan, meron tayong 12 whole vegetable juice blend. Yung lahat, chicken, Brussels sprout, asparagus, broccoli, cauliflower, beet, carrots, cabbage, and garlic. Bawat isa may kanya-kanya. Function, tama? O ang spinach, para sa prostate cancer sa lalaki, maganda rin siya sa may mga katarak. Yung ibig sabihin nun. Ang garlic, maganda to, anti? Aswang. Ayan, tama? O. Meron pang 14 super green foods and spirulina blend. Ano yung super green foods? Ang astronaut po pagpunta sa outer space, hindi po yan, may dala ba silang steak, spaghetti, burger, adobo? Ha? Wala, tama? Ang pagkain po ng astronaut is yung mga nasa tablet lang, ang tawag doon spirulina. Galing po sa mga green plants. Kasi otherwise, kung spaghetti, hindi naglutangan yun, di ba? Hirap kainin ng astronaut. So, ang tawag doon is whole food, complete food na po ang spirulina. Okay, so the greener the plant, the better. Pero hindi naman din po lahat ng plants pwedeng kainin. So, pinili po ng Nature's Way yung pinaka the best. Ano yun? Alfalfa, barley, dandelion, wheatgrass, melissa, lemongrass, nettle, blessed thistle, chlorella, plantain, spirulina, blue-green algae, cilantro, and chickweed. Tama? Ano pa? 12 mushrooms. Okay? Ang mga Japanese and Chinese, pansin mo, they're very, very strong. And, yung kanilang longevity. Diba, mahaba ang buhay nila. Why? Because they eat lots of mushroom. Pansin mo, lahat ng kanilang pagkain may halong mushroom. Tama? So, sinama nilang cordyceps, reishi, shiitake, hirataki, maitake, mabushitake, mamatsitake, kawaratake, iwasatake, chaga, zuling, agaricon, and mesima. Ang himematsutake po is Agaricus blasei muril, ang pangalan talaga nito. This is 99.98% anti-cancer. Okay? Ayan. And then, ano pa? Meron siyang 18 amino acids, the building blocks of protein. Sa mga diabetic, di ba, minsan madali, pag nasugatan sila, na hindi kaagad gumagaling o hindi gumagaling yung sugat.
Okay, kailangan mo ng amino acids. Yan, meron tong C247. 12 digestive enzymes para magandang bowel movement mo. O, gato ka simple. Ilang beses kumakain isang araw? Ha? Tatlo. Yung merienda pa? Midnight snack? Mga lima. O, sino sa inyo ang dumudumi at least once a day? Taas ang kamay. Once a day. Twice a day. Okay, thrice a day. Yung dinadayariya every day. O, teka lang. Yung mga hindi tumas, kailan kayo dudumi? Hindi po yung ginto, ha? Tama? May nakilala ako isang linggo bago dumumi. Kaya pag siya galing ng CR, pambihira. Yung dumidikit sa damit. Tama? Ang dumi, ang karakteristik ng dumi, mabaho. Ang sabihin ng mabaho, madumi. Tama? Kailangan ba ilabas? Pag meron kang basura sa bahay, kinikip mo ba siya o tinatapon mo? Why? Kasi madumi. Tama? May kung hindi ka, jumajebs. No, everyday, yung dumi mo, nai-stack na nai-stack. Tama ba? Limang beses ka kumain sa isang araw, hindi isang beses ka lang dumumi. Kumain ka ulit kaya na bukasan, maladagdagan? Dudumi ka ulit isang beses. So mag-accumulate, mag-accumulate, mag-accumulate. Kaya ibang malaki ang tiyan, hindi dahil po beer belly yun. Ano yun? Dumi? Tama? Ilabas mo yan? Hindi yan ginto. Ulitin ko sa inyo. So, ang 12 digestive enzymes po ng C247, makakatulong yan for bowel movement. Kung ikaw constipated ka, makakatulong to. Ano pa? 12 herbs and specialty nutrients. Ito yung sa mga tao na may masakit na mga kasukasuan, mga nervous system, tama, arthritis, rheuma, may mga gout. Tapos, maganda rin po effect nito sa mga kalalakihan. Meron siyang Viagra effect. Ano yun? Yung kahit na gabi na, meron pa rin flag ceremony. Ha? Alam niyo na ibig sabihin, hindi ko na-explain. Inom ka ng mga around 3 capsules nito, ay pambihira, may boxing mamayang gabi. 10 essential fatty acids, anti-cholesterol, 5 anti-aging, antioxidant enhancers. Okay? Plus, 4 longevity polyphenols. Lahat mo nabanggit ko, lahat siyan kasama dun sa C247. Kaya hindi mo na kailangan ng iba't ibang mga produkto. Tama? Hindi sa labas, meron ka pang kailangan mo ng vitamins, bibili ka ng N-Um, di ba? Bibili ka ng ganito, ang dami pang, di ba? Meron pang sa mata, opt-in. Diba? For your liver aid. Diba? Ang dami pa yung bilhin eh. Ito hindi, kasama na siya lahat. Kaya lumalabas, mas mura siya. Okay? Tapos, ang ginawa pa ng Nature's Way para mabilis po siyang ma-dissolve is, ano, V-cups po yung capsule natin. Gawa din po ng vegetables siya. Okay? Para mabilis ma-absorb. Ayan, ito po si Ivy de Mavibas. She's from Palawan. Lagi ito sumasali sa beauty contest. Nanalo siya. Kaso one time, nagkaroon sila outreach program sa Palawan. Eh, sa kasamang palad po, nakagat siya ng lamok. Ang Palawan is very notorious for insect bites, mosquito bites. Di ba nabalitaan dati yung outbreak ng malaria sa Palawan? Tapos, parang nag-investigate or nag-report yung anak ni Ray Langit. Nalaman niyo yun about malaria? Ano nangyari? Di ba nakagat din siya? Namatay din siya. Tama? So ito naman, nagkaroon siya ng very rare viral meningitis. So, tinamaan yung utak niya hanggang na-coma siya for 2 years. Pumayat siya ng pumayat. Tapos lahat, ginawa na ng doktor, hindi pa rin siya nagising. Hanggang na-encounter ng mother niya yung product natin, C247. So, ginawa, syempre dahil tulog naman siya, hindi niya mangunguya. Tinanggal na lang sa capsule, tapos binudbud sa kanya. Hanggang sa doon siya nagising. Butot balat, no? Pero unti-unti siya nakarecover. Yan, because of our product. And eto na siya. Ngayon. No, products natin, proven na po talaga siya. Okay? So, ayan. And then, isa pang product natin is DSM. Coming from DSM. Ito po is European company naman siya. Yung Vida. Okay? Vida po is the first juice natin for the heart. The cardioceutical drink. It's for the heart. Ang ginagawa niyan, dinadilate niya yung ugat mo. Diba? Pag may cholesterol ka na, nahihirapan ka huminga. Ang gagawin po nito, it's a juice drink, no? Idadilate niya yung veins mo. So, mas maganda. Hanggang, samaan pa na ibang products natin, yung colidus natin, ifa-flush out mo yung mga cholesterol mo. Okay? So, if you want to know more about the products, ang tawag po nito is product introduction lang, no? Hindi ko po di-discuss lahat to. Meron tayong 4 o'clock, no, after nito, meron tayong product
presentation sa third floor. Okay? Ayan. So, anyway, ako po, ayan. Let's talk about business naman. Sino interesado sa negosyo? Ayan. Ang negosyo po ng InGlobal, walang pinagkaiba sa negosyo ni Lucio Tan. Kilala ba si Lucio Tan? Yes. Oh, si Lucio Tan, siya may-ari ng PAL, Asia Brewery, Alibang, PNB, Air Philippines, Hilaria, Fortune Tubig, at marami pang iba. Mayaman ba si Lucio Tan? Yes. Oh, let's consider yung negosyo niya, Fortune Tobacco, si Garillo. Sino na ni Garillo dito? Umamin. Sir, ano pangalan mo? Ray. Rayho. Rayho? Chinese ka? Ah, Ray lang. Oh, Ray. Kunyari ka, Ray, ikaw to, ha? Tama? Ang tanong ko, Ray, saan ka bumibili ng sigarilyo? Oo. Dumediretso ka ba sa factory ni Lucio Tan? Ba, kakatok ka, diba? Lucio Tan, pambilang isang stick. Eh, di binaril ka ng security guard. Tama? Imagine, oh, ginambala mo yung buong factory, no? Isa lang bibilin mo, no? So, ang ginawa ni Lucio Tan, nagkaroon siya ng sistema. Ang ginawa niya, kinausap niya o nag-recruit siya ng mga wholesalers. Nag-recruit din ba si Lucio Tan? Yes. Tama, kaso nga lang, may kapital. Ang tawag doon, wholesalers. So, truck-truck yun kung lumalabas from the factory, hindi yan patingi-tingi. So, wholesalers, nagbagsak ng produkto o nag-recruit din ng middleman. Middleman, distributor. Distributor, retailer, or tindahan, dyan ngayon bibili si Ray. Tama? So, beto isang stick Ray is 4 na piso. Tanong ka lang, pang ikaw ba bumili, kumita kayong tindahan? Oo naman, yung distributor. Middleman, wholesaler, sino siya lang kaya kumita? Tanong ko, pag ba ikaw bumili, kilala ka ni Lucio Tan? Siya ba mismo nagbenta sa'yo? Pero kumita kaya siya? Yes. Ang tanong ko na lang, magkano kayang kinita niya sa 4 na piso? I-assume ko na lang ang kinita niya is 5 duling. Nahulog pa. Malaki-maliit. Pag-isa. But we are over 100 million in population. Tama? I-consider ko na lang na 2% ang tumangkilik sa brand niya. 2% na lang ng 100 million is 2 million. Times 5 centavos, Lucio Tan is making 100,000 pesos. Per 5 minutes. Bakit per 5 minutes? Gano'ng kabilis ubusin sa sigarilyo? Ha? Matagal na yung 5 minuto. Eh, paano kung may problema ka? May pinagdadaanan ka pa. Tapos stress ka pa, diba? Adik ka pa. Tama? Oh. Ang tanong ko, ilang 5 minuto meron sa isang oras? Ha? Hindi po, 12 lang. Diba? 12. Oh. 5, 10, 15, 20. Diba? Ilang 5 minuto sa isang oras? 12. Times 24 hours, no? Meron pong 288 na taglilimang minuto sa isang araw. Tama? Times 100,000, Lucio Tan is making 28.8 million pesos per day. Kahit tuminto ka, may papalit sa'yo. Kahit tulog ka, may gising. Tama? Deberetso ba ang kita niya? Yes. Ang tanong ko, nung kumita siya ganyang kalaki, kilala ka ba niya, Ray? Siya ba nagbenta sa'yo? Pero kumita siya, okay lang sa'yo? Oo, okay lang. Kasi ginagawa mo na nga eh. Tama, di ba? Well, ang negosyo namin, walang pinagkaiba sa negosyo ni Lucio Tan. Sample natin, Ray ulit, ikaw to. Ray. Ang gagawin mo, Ray, ikukwento mo sa kilala ka mag-anak, kumare, kumpare, ka-text, katong its mo. Lahat ng kilala mo, kwentuhan mo lang. Nang ano, una, produkto natin. We have, marami po tayong produkto. Okay, may kape pa tayo, may toothpaste pa tayo, etc., etc., may pampapayat. Okay? Pag-aralan mo yung produkto natin. Sakto ikaw, Ray, may kaibigan kayo to, yung pangatlong, pangalan si Lami Lamya. Yung sabi naman Lamya? Yung ano? Hindi ba bagal? Yung parang nanlilembot, malamya eh. Yung pag kinausap mo parang ganito, oh. Alam mo, Ray, hindi ko alam kung bakit ang sigla-sigla ko ngayon. Masigla pa siya noon, tama? Eh, paano pala kung hindi, tama? Sabi mo sa kanya, alam mo, parang yung produkto ko makakatulong sa'yo. Ano yun? Yung C247. Kwento mo sa kanya kung ano to, Phyto-energizer, energy booster, lahat ikwento mo sa kanya. Sakto, inaaway siya ng asawa niya kasi ilang taon sa lang hindi magkaanak. Eh, paano nga naman sila magkakaanak? Eh, nanlilembot. Tama, diba? Ang unang requirement po para magkaanak ka, performance. Diba? Sabi mo sa kanya, uminom ka ng 3-4 yan, capsules. Ano nangyari? Nung tinake niya nung gabi na yon, ay, grabe, naging angry bird. Ha? Sabi ng iba, ano yung angry bird? Yung bird po nag-angry. Sinubukan sa asawa, ayun, nabuntis. Tapos na nabuntis, nag-take siya naman ng Colidus. Ito yung another product natin. Colidus po, it is a fish oil. It's good for the heart. So, may omega-3 po yan. Tinutunan yung cholesterol mo sa katawan. Plus, maganda rin to sa buntis for baby's brain development.
Okay? Nung naging effective, kinuwento sa kaibigan isa pang produkto. Ito, si Mabel. Si Mabel? Mabel. Meron tayong pampapayat, yung Slim and Trim and sama mo ng Vida. Nakakapayat po ang Vida. Okay? Nung ginamit after a few months, ano nangyari? Ayun, chumekchi. Tapos kinuwento sa kaibigan isa pang produkto. Ito, si Temi. Si Temi may timang kilikili. So meron tayong pampaputi, yung White Light and Perfect White. Tama? Nung ginamit, ano nangyari? Ayun, nanilaw. Ah, hindi. Namuti. Siyempre, may transition naman, di ba? Alam, bukas, buputi ka, di ba? Hindi siya ganun. Okay? At tapos, hindi mo masabi ito pala, presidente ng Union ng mga ulikba. Eh, nakita ng vice president na pumuti yung presidente, tanong maingit? Oo, likas po sa Pilipinong ingitero. So, ano nangyari? Nagsibilian din sila. Ano nangyari? Ayun, namutla. Ay, hindi, namuti rin sila. Tama? So, bawat bili din nila, kumikita rin sila. Ang tawag doon, the power of earn shumer. You earn as you consume. So, pag sila bumili, yan, kumita. Pati ikaw, Ray, kumita ka rin. Tama? Tanong ko, Ray, kilala mo sila? Ikaw nagbenta. Pero kumita ka, okay lang? Anong pagkakaiba mo kay Lusyutan? Anong pagkakaiba mo? Walay. May isang pagkaka-ebay. Ang produkto niya, nakakamatay. Ang produkto natin, nakakabuhay. Okay? Ayan. So sabi ni Ninoy, alam mo kung buhay lang ako talaga, mag-join ako dyan eh. Kasi nga lang na-realize niya, sabi niya, bakit daw kaya ang pera may tao, pero ang tao, walang pera? At bakit daw kaya si money nasa money? Tama? O, tanong ko, kung kayo kikita, anong gusto nyo? Malaki o maliit? Malaki. Mabagal o bilis? Mabilis. Sa trabaho nyo kaya? Ha? Trabaho nyo? Tanong, malaki o maliit? Maliit. Patumina na. Parang kinahihiya mo, no? Sa trabaho nyo, malaki o maliit? Maliit. Mabagal o bilis? Mabagal. Same global, malaki o maliit? Maliit. Mabagal o bilis? Mabilis. Sa trabaho mo, malaki o maliit? Maliit. Mabagal o bilis? Mabagal. Mabakla. Mabagal. Same global, malaki o maliit? Mabagal mabilis? Mabilis. Alam mo naman pala eh, hindi na kita kumbinsihin. Tama? So, syempre, para mag-benefit ka sa same global, dapat magpa-member ka muna. Meron kami tinatawag na membership package. Okay? Kasi lahat po nagbe-benefit sa isang kumpanya o isang organization, lahat sila member. Tama? Nakita na ba kayo na alam mo yun? Sa isang organization, uy, grabe yung nagbe-benefit, non-member yan. Nakita na ba kayo sa isang school na ang guling, gumraduate yan, cum laude yan, pero hindi yan nag-enroll? Meron bang ganun? Hindi, di ba? So, dapat magpa-member ka muna. Ang tawag namin doon is membership package. Okay? So, magkano po yan? It's 7,980. Malaki, maliit. Yung totoo lang, malaki, maliit. Malaki. Malaki yan. Unang tingin mo dyan, malaki. Why? Kasi ang utak ng tao, inisip mo dyan, gastos. Lahat ng bagay, pag gastos, malaki. Tama? Kahit 100 yan, pag gastos, malaki yan. Correct? Pero pag inisip mo ito, puhunan sa negosyo, 7 and 80, malaki maliit? Maliit. Eh, napakaliit. Sino negosyante dito? Sino may tindahan? O, tindahan na lang. Magkano po puhunan sa tindahan? Ha? Hindi ko po alam. 20,000? Ah, hindi ko po alam. Tanong ko nga po eh. 20,000. Tama? 20,000. Magkano tubo dyan? 200 isang araw ang pinakatubo. Minsan pag kumain ka pa, di ba, yung paninda mo, di ba? Minsan, di ba, kukurot ka doon, di yung kikitain mo, kinain mo na. Tama, di ba? Plus, kasama ba, pag ikaw ba nagbebenta ng soft drinks, malamig, mainit? Siyempre malamig, ano pang palamig dyan? Rep, yellow. Tama, yellow. Tama. Ano pang palamig sa yellow? Ref. Ang ref magkano? Yung mga ganito lang, 10 cubic feet. 10, may mga 10, 11 eh. Tama? Di ba kasama sa puhunan yun? Yes. Tama? So, dun pa lang, alam mo, malaki na yung puhunan mo. Ang balik mo, actually, per product sa tindahan, 50 piso, malaki na yung piso ng tubo mo dun eh. Tama ba? Tama? So, kaya kapag ginonsider mo itong puhunan, napakalit nito. Plus, meron pa siyang kapalit. Meron ka pang products. Okay? So, pag bumili ka ng package namin, meron siyang products worth 6,800 or depende dun sa package na pipiliin mo. Meron A, B, and C. A, hindi lang po available ngayon. Pero mamili ka B or C. So, may products ka, sabihin natin 6,800 worth of products.
Kung gusto mo ibenta, balik yung 6-8 mo. Tama ba? Tama? So, ano pa? Meron kang up to 50% discount lifetime na po yun sa lahat na ng products natin. Depende kung anong produkto. Okay? Ayan. So, eto lang sa akin ha. Kung kayo po yung magiging user lang din naman, ang suggestion ko, magpa-member na rin po kayo. Why? Kasi po, yung madidiskwentohan nyo in the long run po pag member kayo, mas malaki. Tama ba? Okay? Plus, meron kang 200,000 pesos. Sino gusto yung 200,000? Taas ang kamay. Yan, ha? Oh, halata na kayo mga mukhang negosyante. 200,000 personal accident insurance. So sabi ni Bay, ayoko niyan kasi mamamatay ako. Pag insurance, automatic ang kaano niyan, di ba? Mamamatay ako. Well, kahit di ka naman magpa-member sa AIM Global, mamamatay ka pa rin. Alis dito, protected ka. Tama? Kasi kasama naman na siya sa package eh. Okay? Kaya suggestion ko, wag lang ikaw magpa-member, pati asawa mo, pa-member mo pa rin. Why? Kasi hindi mo alam kung sino mauuna sa inyo. At isi ka, beneficiary niya, di ba? Tapos kung sabi mo na asawa mo, honey, love you. No? Member tayong AIM Global, sabi, ano yun, basta. Di ba sabi mo, paghandaan natin yung future natin, handa ka na, bakit? Ayan na yung truck. Pag dumaan yung truck, pasaway asawa mo, itulak mo. Pag siya nahagip na matay, congratulations. 200,000. Matutuwa kaya? Ha? Sama ng ugali nyo. 200,000 lang, nakikita yung kulay nyo. Siyempre, malulungkot din naman kahit na 2 linggo, di ba? Iyak-iyak ako kunyari, di ba? Yung asawa ko na living years. Tama? O, tanong ko na lang, what if hindi napuruhan nung nahagip ng truck? Buhay. Anong sabihin mo ganito? Honey, ulitin natin. Makukulong ka na nun. Tama? Okay lang yun kasi meron ka naman 10,000 burial. Medical reimbursement. So kung magkano gasto, basta nakapangalan sa'yo, dali mo lang yung resibo dito sa AIM, i-reimburse yan. Okay? Tapos meron pang 50,000 unprovoked murder, hindi sinasadya, napatay ka. Okay? And then 10,000 burial assistance. Kasama na siya sa package, ha? Meron ka pang free medical check-up. Okay? Kasama siya sa package. Ikaw bahala mamili ng clinics na malapit sa'yo, basta ka-tie up ng AIM Global. Kasama na yung CBC, X-ray analysis, fecalysis, etc., etc. Tama? Maganda ba to? Yes! Yes! Plus, sa package, kasama din ang 3 Cardiopulse GCs. Ano po ito? Okay? Yung Cardiopulse po, it is a diagnosis po yun para ma-check kung ano yung status ng puso mo, ugat-ugat mo. Okay? So, ito po yun. Ang reading po nito, ang result niyan, bibigyan ka na from type 1 to type 7. Okay? Type 1 being normal, 7, ito yung cholesterol. So ito, ano ka na, ready ka na for bypass operation dito. Okay? Yun ibig sabihin nun. So ako po, ayan, sabihin niyan, arteries. Normal arteries, walang cholesterol. Pag nagkaroon ka na ng plak-plak dito, yan yung cholesterol, yun na yun. Okay? So paano ito makikita sa cardiopulse, sa third floor po, meron tayong ganito. Pag ikaw po hindi ka member, actually, yung cardiopulse po, para pwede mo itong ihalin tulad sa angiogram. Ano yung angiogram? Yung lalagyan ka ng, tuturukan ka ng, ano ba yun? Ink. Okay? Ink. Tapos, meron silang x-ray doon. Yung ink po, pag dumaloy ng okay, makikita nila na yung ink kung saan pumupunta. Tama? Yung pag ikaw may barabarado ka, syempre mag-stop yung ink somewhere. Doon nila ma-check kung okay ugat mo hindi. That would cost around 150,000 angiogram pa lang. Iba pa yung kung gusto mong bypass, iba pa yung angioplasty. Okay? 150,000. Ito po pag hindi ka member, ang babayaran mo is 1,000 pesos. Pag hindi ka member. Okay? Pero pag may GCs ka, meron kang 50% off. So kasama sa package po tatlo. Tatlo niyan. Okay? Ayan. So ako po, nagpa-angiogram ako last year, March 20. Ang result ko po, type 5 ako. Imagine mo, type 5. Why? Kasi po, mahilig ako sa mga cholesterol, yung lechon kawali, crispy pata, chicharon. No? So, kaya pala nahilo-hilo ko, kala ko stress lang, tapos yun. I found out, type 5 ako. So, nung na-alarma ako, of course, iniwasan ko na yung mga ganyan, and lumaklak po ako ng products natin, yung C247, Colidus, and Vida. And good news po, after 17 days, ano nangyari? 17 days.
type 1 na po ako. Okay? So, mas malaki natin din to eventually. Tama? I'm the product of our products. Ayan. So, ano pa kasama? Scholarship program. Mahalaga bang edukasyon? Yes. So, nakatayap tayo sa more than 500 schools all over the Philippines. Kilala bang ang BEDA? San BEDA? Letran? Mapua? FEU? Lyceum? UST? UP? Ateneo? Lasal? Hindi po kasama yon. Okay? Pinangungunahan ko na po kaya, di ba? Social ka naman, di ba? 7 and 80 lang nilabas mo na ayaw pang bitiwan. Gusto mo Lasal? Hello? So, nakatayap tayo sa mga yan, no? So, ikaw na bahala maghanap ng schools. Meron tayong listahan dito, no? So, ang binigay is 50 to 100% discount depende sa school, depende sa kurso. Example natin is AMA. So, hindi po siya one-time discount. For example, AMA po is 30,000 per sem. Ang binigay ng discount is 50%. So, 50 na lang babayaran mo. Ulitin ko, hindi siya one-time discount. Meaning, hanggang makatapos po yung sudyante, discounted po siya. Okay? So, kung two-year course yun, that's 6 sems. So, total na nanipid mo, around 90,000. Maganda po ba to? Yes. So, transferable to, no? Pwede mo pamigay sa kaibigan, kapatid. Hindi ka lang ikaw mag-aral. Kapitbahay. Kahit sa kaaway mo, pwede mo siya ipamigay. Oo, di ba? Pag may kaaway ka, wala ka talaga modo, wala ka pinag-aaral. Ito ang scholarship na in-global. Mag-aral ka. So, pag siya nakapag-aral na, may modo na, bati na kayo, may downline ka pa. Tama? Oh. Ano pa? Meron kang DTC or Distributors Tracking Center. Ito yung nagmamonitor ng lahat ng transactions mo or business mo sa AIM Global, all over the world. Okay? So, ang ating website is allianceinmotion.com. Ayan, para siyang Facebook na meron kang access dyan 24/7. Okay? And then, ano pa? May kasama tong ATM endorsement letter. Ang ating pong banko is BDO. Daily payout po tayo. Sabihin nun, pag may commission ka ngayon, ikiklik mo lang siya sa webpage mo. Bukas, pag pinrasis ng office yun, makukuha mo na siya within 24 hours. So, kung everyday may commission ka, everyday ka nakiklik sa webpage mo, everyday ka may pera sa ATM mo. Maganda po ba to? Yes. Tama. And then, package, business kit, folder, lahat, everything, DVD, meron po yan kasama dito para matulungan ka mag-start ng negosyo mo. Maganda po ba? Lahat mo na nabanggit ko is for only 7,980. That's your global business. And then a potential earnings of 24,000 a day. Pwede na po ba? Yes. Paano nalilitan ka? Pwede na po ba? Yes. Yes. Ang tanong, paano ba yan? Ang negosyo po natin, dalawa. Pwede ka mag-retail, pwede ka mag-wholesale. Since member ka na, discounted ka na, makukuha mo na mas mababa, pwede mo ibenta ng SRP. Ma, kikita ka naman talaga. Kasi nga lang, saan ba mas malang kita? Retail or wholesale? Saan? Retail, wholesale? Wholesale. Retail, malaking tubo. Kaso nga lang, alam mo yun, lahat ka nagbebenta. Tama? So, mas maganda ba ang concept ng wholesale? Yes, kahit na maliit ang tubo, pero maramihan, mas malaki pa rin ang kita. So, doon papasok yung invite people, you sponsor people, you recruit people. Why? Para hindi na ikaw mismo nagbebenta. Introduce mo niya, bibili siya dito. Tama? Bawat bili niya, may commission ka na lang doon. Mas maliit yun, pero at least hindi ka nagbebenta. Imagine mo kung nag-alok yun sa isang batang. Binary means dalawa lang. Babae, first-timer dito. Malapit-lapit mo. Wala kang nunal. Meron dito. Okay, binaba ko lang ng konti. Ikaw to, okay lang ba? Ano, hiramin kita? Ngayong hapon lang na to? Sandali lang naman kahit na 20 minutes lang. O, bibilisan ko lang. Okay. Ano, pangalan mo ulit? Hindi, tinitingnan ko lang kung natatanda mo pangalan mo. Okay, Michelle, ikaw to. Tama, nag-member ka na, bumili ka ng package, encode ka ngayon ng sponsor mo. Sino yung sponsor mo? Yung nag-invite sa'yo, siya sponsor mo. Okay? So, pa-encode ka na niya, sa DTC mo, meron kang left sales group and right sales group. Okay? Parang sapatos, kailangan mo lang left and right. Dalawa lang. Tama? So, in-invite mo yung kakilala mo. Sino? Si Hayden, tsaka si Katrina. Kilala mo to? Kilala mo? Napanood mo? Sino hindi nakapanood? Oh, tama mo din lahat, napanood. Pag ikaw ang sponsor ng dalawa na yan at bumili rin sila ng package, nagpa-member din sila, tatanggap ka ng 500 direct referral bonus. Okay? Hindi mo kayaman yan kasi one time lang yan. Kasi iba yung tingin ng iba sa sponsor nila pag nakikita to kaya pala, 500 ah. One time lang yan, tama? So, ayan, so tatanggap ka ng 500, so 1,000 na. Hindi yan ang malaking kitaan. Ang malaking kitaan, yung tinatawag nating
matching sales or pairing bonus. Ano sabihin yun? Pag yung sales mo sa left, nag-match sa right, nag-pair. Ulitin ko, parang sapatos, pares. Tama? Tatanggap ka ng 500. Tanong, si Hayden pwede ba i-pair kay Katrina? Yes. Kasi si Hayden nasa left, si Katrina nasa right. Tama? Pares. Sobrang pares nila, nag-enjoy na sila, may kita ka pa. Okay ba yan? Yes. So magkano taon na tinita mo, Michelle? 2-5. Pwede na isang araw? Yes. Oo naman. Tanong, yung ginawa mo ba, Michelle, pwede rin gawin nung dalawa, ni Hayden tsaka ni Katrina? Yes. Sabi ng iba, Jogi, kasi mahihain ako eh. Sino mahihain po? Taas ang kamay. Sino mahihain? Bilis. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sino mahihain? mahihain nga. Kasi minsan bang katanong akong ganyan, sino mahihain? Walang mahihain ang kataas ng kamay. Tama? So kung mahihain ka, simple lang. Di maghanap ka ng walang hiya. Tama, malakas ang loob, ibig ko sabihin. Sabi nila mga iba, eh kasi Jogi, hindi ako maboka eh. Eh di mahanap ka ng pinsan mo, kaibigan naman, madaldal. Jogi, wala akong time sa ganyan eh. Eh di kumuha ka ng maraming time. Tama ba? Eh Jogi, tamad ako eh. Simple lang, di kumuha ka ng masipag. Tama ba? Hindi naman ikaw, pinag-usapan na it's not who you are, it's who you know. Tama? O sakto, yung kaibigan mo si Agar, hindi ka kilala rin. Sino? Si Chito at saka si Neri. Tama? Kilala mo? Hindi mo kilala yun? Tumatawa ka? Loko mo ako ba? Tama? Kilala mo si Chito at saka si Neri? Oh, napanood mo? Yung pangalawang video nila, napanood niya? Hindi, okay. Ayan, so, pag si Hayden na nag-invite dyan, may tatanggap din ikaw, eh siya pala, nanting 500 din, hindi ikaw, Michelle. Kasi siya nag-invite dun eh. Tama? Then nag-pair din yun, left-right din yun, kumita rin si Hayden ng 1-5. Total kinita niya, parehas din sa'yo. Is it fair? Yes. Tanong, kumita ka ba ngayon dito, Michelle? Hindi. Hindi. Bakit? Kasi lahat ito, nasa left. Para kumita ka dito, dapat meron ka sa right. Eh, sakto may kakilala ka pang isa. Tama? Ang pangalan, si Wally. Kilala mo si Wally? Kilala mo? Napanood mo rin? Si Marvin, may kopya. Ayan. So, ang maganda sa binary kasi, in excess of 2, wala ka ng choice, ibababa mo na siya. Ang tawag doon, spillover. Pero yung 500, safe pa rin mapupunta kasi ikaw ang sponsor niya. Pero natulungan mo si Katrina kasi nalagyan mo siyang tao sa right niya. Ang kailangan ni Katrina, sa kaliwa niya, yung isa pang tao, si Yosh. Tama? So, dahil siya kumondo, yung 500 sa kanya mapupunta, plus nag-pair din yun, left-right din niya to, kumita rin si Katrina ng 1-5. Tama? Pero this time, pwede ba i-pair si Neri kay Yosh? Yes, kasi si Neri nasa left, si Yosh nasa right mo. 1-5. Ikaw pa ba nag-invite dyan? Hindi na. Pwede ba i-pair si Chito kay Wally? Yes, kasi si Chito nasa left, si Wally nasa right. 1-5 ulit yun. Tanong, kailangan ba pantay? Hindi. What if ang scenario na kuha kay Yosh is hindi si Katrina, kundi si Wally? Tama? So ito pahaba, ito pababa, ito pahalang. Tanong, pwede pa rin ba i-pair yan? Yes. Bakit? Si Chito nasa left, si Yosh nasa right. Pwede ba i-pair itong dalawa? Yes, si Neri nasa left, si Wally nasa right. 1-5-1-5 ulit yun. Tanong, itong mga tao ba ito mag-invite pa rin? Papipigilan mo sila? Hindi, gusto kumita niya ni. So in short, every time yung papasok sa'yo sa organization mo, whether ikaw na mismo nag-invite o hindi, whether you like it or not, 1-5 ka ng 1-5 ng 1-5 ng 1-5 ng 1-5 ng 1-5. Tama? So ang maximum na babayaran sa company, 16 pairs per day times 1-5, that's 24,000 a day. Or in 1 month, that's 576. Pwede na po ba? Yes. Ayan. Tapos, meron kami natawag na repeat binary. Paano po yun? What if wala ka na ma-recute kasi ako na lang ang cute? Tama? Sa amin kikita ka pa rin. We're using the repeat binary program. Paano yun? Michelle, yung left mo, halimaw, ang bilis. Yung right mo, mabagal. So, hindi siya nag-pair. Tama? So, sa AIM, we're using the point system marketing or lahat ng products may points. Meaning, isang package, may points po yun equivalent. 1-2 po yun. Bakit naging 1-2, hindi ko na po alam. Sila na pong nag-designate yan. For example, may nagpa-member dito. Actually, natitignan ng computer, hindi po yung taong nag-join, kundi yung points na pumasok. So, since nasa left yan, papasok sa left mo yung points na yan. May nag-join dito, bubili ng package, yung 1-2 papasok naman sa right. Ulitin ko, ang computer, ang tinitignan niya, yung points mo, hindi yung taong nag-join. So, ang basis is 1-2. Pag nag-pair yan, left-right, babayaran ka ulit ng company ng 1-5. Yun talaga yun. Pero ang tanong, what if walang na-recruit? Eto mga tao to, kaya dito nag-recruit, bibili ba ng products? Yes.
Yes, yung products may points. Yes, lahat ng products namin may points. I-add ng computer yon. Pag yung nagtotal ng 1 to 10, no time frame, no quota, at nakita niya na may 1 to ka doon, pair, babayaran ko ulit ng 1.5. Tanong, may na-recruit? May na-recruit? Wala. Bumili lang sila ng products. So, ang tao, pwede yung patapat sa tao. Tao sa products and products sa products. Tama? Maganda ba? Palapakan nyo naman. Okay? Ayan. So, plus, meron kami unilevel income. Sabi na unilevel income? Okay? Ito po yung wala nang rekrutan. More on product reorders na to. Ikaw to, Michelle. Lahat ng inibitahan mo, ang tawag mo doon, is your first generation. So, you'll receive 10% sa lahat ng bibili nila. Yung in-invite ng first generation mo, ang tawag mo na doon, is your second generation. Tatanggap ka naman ng 5% hanggang 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, hanggang 10th generation mo, meron kang 5% sa lahat ng bibilihin nila. Pag ito nagsipilyo, meron kang 5%. Uminom ng kape, meron kang 5%, etc., etc. Maganda po ba to? Yes. Kung baka para meron kang grocery na wala kang store. Na pag sila nagbilihan sa office ng AIM Global, kahit di mo sila kakilala, kumikita ka ng 5%, 10%, etc., etc. Maganda po ba yun? Yes. Para madali po, ayan. Nga pala, ang tanong, what if hindi bumili yung isang linya dito? Kumikita ka pa rin. Kasi meron kami tinatawag na dynamic compression. Okay? Paano po yun? Pag ito hindi bumili, yung ika-7th mo, yung 8 ang papalit sa kanya. Siya magiging 7, yung 9 magiging 8, yung 10 magiging 9, yung 11 na dati wala ka na magiging 10. So meaning every month, puno siya palagi. Maganda po ba yan? So para ma-enjoy nyo ito, madali, compute tayo. For example, ang goal mo na lang, ano, Michelle, is makapag-create ka ng around 2,000 users na lang. Yun na lang. Nagsimula ako, 2 tao lang. Now, I have around 26,000-27,000 under my organization. Okay? Wag na po yun. 2,000 na lang yun sa'yo. Tama? May 1,000 ka sa left, 1,000 sa right, 2,000 users. Kumita ka na lang tigpipiso kada araw, kada distributor or kada user. That's 30 pesos. Correct? 30 pesos times 2,000 users, sa Unilevel, meron ka pa 60,000 pesos per month. Tama? Maganda ba yun? Yes. Ikaw ba nagbenta? Okay. Hindi. E tanong, what if malas ka? Puro right lahat ang nagawa mo. May ganun ba? Yes, may chance na mas mabilis ang right or sa left eh. Correct? Sa pairing, kailangan meron ka sa left and right para kumita ka. Sa Unilevel, hindi. Kahit sa right lang yan o left lang yan, meron ka pa ng Unilevel. So, beti 1,000 times 30 pesos, still meron ka pa rin 30,000 pesos per month. E malas ka, hindi na 1,000. 500 na lang. 500? Times 30 pesos, 15,000 pang grocery din yan. Eh, malas ka talaga, Michelle. Isa na lang naniwala sa'yo. One user times 30 pesos, pang load din yan. Tama, di ba? Okay, okay lang, di ba? O, hindi ka na gumagal sa unli mo. Now, meron kami natawag ng stair step. Ano yung stair step? Kung ang Unilevel is hanggang 10th generation lang, ang Unilevel up to infinity. So, paano yun? Ayan. Mag-start, pag ikaw nagpa-member ka, ang tawag sa'yo distributor, then aangat ka ng silver executive, meron ka ng 10% additional commission, gold executive 20%, and ang pinakamataas po is global ambassador, which is 30%. Okay? So, paano ka aakyat ng position? From the points. So, you need 10 points para maging silver. Saan galing to? Sa mga products. 100 points, gold executive, and global ambassador is 1,000 points. Okay? So, para po mapadali yan, nilagyan po ng features ng AIM Global. Ano po yun? Group sales volume or group points. Sabay-sabay, group points. Group points. Okay, group points. Sabihin po nun, hindi ikaw lahat na magpupuno ng points na to. Tama? Ayan, so grupo mo yan. Example natin, Michelle, ikaw to. Lahat ang invite mo, ito. Correct? Ang binili nila, total of 9 points. Ikaw, 1 point ka lang. Ang gagawin ng kumpanya, ng AIM Global, i-add yung points na yun. 10 points, ano ka na? Silver executive. Promoted ka na. Correct? Now, may tinatawag tayo no time frame. Meaning, walang limit, time limit kung kailan mo to gusto o umangat. Tama? So, ang maganda doon, no time frame, yung points mo dati, kasama siya sa pag-promote mo. Tama? So, may pondo ka ng 10 points, gusto mo maging gold executive, 100 points, ilan na lang kailangan mo? 90. Group ulit siya. Tama? Silver, gold executive ka na, gusto mo promote ng global ambassador, ilan lang kailangan mo? 900. No time frame. Okay? Plus, no demotion. Meaning, kung nandirito ka na ngayon, global ambassador ka na, you don't have to maintain nga pala these points para i-maintain yung position mo. And once na-reach mo na yung position mo, hindi ka na bababa. If you're a global ambassador, forever ka ng global ambassador. Hindi ka na bababa. Hindi ka na bababa ng gold executive. Kung gold executive ka naman, hindi ka na bababa ng silver.
Kung silver, hindi ka nababa ng bilang distributor, kasi pag distributor ka na, wala ka nang bababaan kasi mahulog ka na. Tama, di ba? So, ayan. Then, ang pinakagusto ko sa lahat, yung no pass up. Isipin no pass up. Ikaw to, Michelle. I-invite mo, ang dami-dami. Tama? Sa kasamang palad, isa lang ang naniwalang tuloy-tuloy. Sino yun? Ito, yung boyfriend mo. May boyfriend ka na? Asawa? Sabi ko nga, kunyari lang may boyfriend ka. Okay? O, kunyari lang ha? Ayan. Ngayon, yung boyfriend mo, tinakot mo. Pag sabi, pag hindi ka tumalito, break ka tayo. So, nag-invite din siya. Ang dami in-invite. Sa kasamang palad, lahat hindi naniwala. Lahat namatay. Yung sabi namatay, yung hindi tumuloy. Tama? O, isa lang tumuloy doon. Sino yun? Yung isa pa niyang girlfriend. Hindi mo alam, ano? Tapos, ngayon, syempre, yung girlfriend niya, ang daming kakilala. Tama? So, nagsidamihan yun. May chance ba yung grupo na to lumaki? May chance ba na magkaroon ng 1,000 points to? O, pag to naging 1,000 points, ano na siya? Global ambassador. Good news yan, pag yan naging global ambassador, no choice, yung boyfriend mo, global ambassador din siya. At ikaw, global ambassador ka din. Why? No pass up. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi nila makikita ang in global. Tama? So, parang appreciation lang yun. Okay? So, pag a global ambassador ka na, yan ang kinikita mo. Now, meron akong downline. Ito, itong scenario. Si Yvonne, si Mabel, tsaka si Carol. Lalo yung si Carol kanina, Catalan, yung nurse. Tama? So, si itong dalawa na to, in-invite ni Yvonne. So, kaso nga, nag-start sila ng in global. Ito pala, may pending application ng visa sa Amerika. The next month, alam mo yun, nag-grant na yung visa niya, wala siyang choice, kailangan niya umalis. Nagtrabaho siya dun sa Amerika. After 2 years, bumalik. Balikbayan. Tinawagan tong kaibigan niyang dalawa. Uy, kita tayo, friends, no? Dito na ako sa Pilipinas, treat ko kayo. Di ba, ganun balikbayan? Siyempre, mayabang dal balikbayan. Treat ko kayo. Sabi ni Carol, talaga, kita tayo, treat kita. Sabi, hindi. Ako mag-treat sa inyo, hindi. Sabi ni Carol, titreat kita. Gusto magpasalamat eh, tama? So in short, sabi, bakit ako titreat nyo? Pag nakita tayo, explain ko sa'yo. So nakita sila. Kinito about in global, nagulat, sasakyan, everything, lahat. Mas malaki kinikita nito ni Carol kaysa sa American ni Yvonne. Tama? Sabi niya, dahil to sa in global, maraming salamat. Sabi ni Yvonne, anong in global? Nakalimutan na eh. Diba, buta ng Amerika? Nauna na sa isip ang in global. Pagbalik dito, hindi niya alam, global ambassador siya. Nabaliw. Nung nabaliw, sinimulan ulit ang in global, this time din na siya distributor. Global ambassador na siya. Tama? First week, kinita niya 30 mil. Sobrang baliw sa in-global, hindi na bumalik na Amerika. Yun ang titawag na no pass up. Maganda ba to? Yes. Kami makuha ka lang isa na baliw, ay, maniwala ka sa akin, buwang ka na. Tama? Ayan. Ang number one distributor natin is si Joseph Lim. He's from Bicol. Marami na siyang sasakyan. Ang kanyang latest is a Porsche Boxster. Tama? Hindi po akin yan, ha? Kay Joseph Lim po. Ito si Joseph Lim. Ayan. Okay? Ito yung mga sasakyan niya. This guy is making 3 million pesos per month. Around 3 million pesos per month. Teka lang, sabi ni iba, Jogi, may mali sa computation mo. Kung hindi ako nagkakamali, ang sayo mo sa akin is 24,000 a day or 500,000 per month. Tama, di ba? Bakit siya nagkatatlong million? Para may mali. Niloloko mo ako, hindi po. Ang pinag-uusapan kasi natin is per package, per account. Ibig sabihin ng per account, isang package is one account. So, tanong, pwede ba ang bumili ng dalawa accounts? Yes. Pwede ka bumili ng tatlo? Yes. Meaning, kung may three packages ka, may three accounts ka. Ang maximum natin is 7 accounts or 7 packages. Kaya meron ka nakikita ang bit-bit, tapito-pito? Yun. Yun ang maximum natin, 7 accounts. Okay? So, bawat isa, kumikita ng tagpa 500,000. Ngayon, para makita mo yung ganda ng 7 accounts na yan, tanungin mo yung sponsor mo. Ako kasi, kaya ako kumita ng malaki dahil naka 7 accounts ako. Okay? Ayan. So, because of M-Global, no, nakapunta na ako sa ibang lugar. So, may Hong Kong trip po ang M-Global. Nakasama na rin dito. Okay? Nakapunta rin ako ng nag-Asian cruise na rin kami. Malaysia, Thailand, Singapore. Okay? Then, nakapunta na rin ako ng Taiwan because of M-Global. Nag-speak na po parang ganito. May grupo na rin ako sa Taiwan. And then, because of M-Global, nakapunta rin ako ng Kuwait. Okay? Ito yung grupo ko sa Kuwait. Okay? And then, yun. Amerika. Nakapunta na ako sa Amerika. 4 times na po ako nakapunta sa Amerika. Yan. That's in global. Pag na-hit mo itong US natin trip, i-assist ka ng company for your visa. Ako nagkaroon ng 10 years. Then punta kami Hollywood, Universal Studios, yan, Disneyland, Anaheim. Then punta kami Schwab. Ano yung Schwab? Ito po yung
mother company nga ng Nature's Way. So tinur kami doon, no, paano ginagawa yung products, paano tinetest, yan, mga biochemist mo yan. And then, tinrit kami sa football game ng Nature's Way sa Wisconsin. Tama, imagine mo, ito yung strong leg mo, no? Tapos yan yung weak leg mo, no? Pag yan nagbanggaan, di ba? 1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5. Di ba nakakabalo yan, di ba? Tapos paglabas mo, di ba? Upline, love you, mamwa, tsup-tsup, di ba? Sa nakakabalo yan, di ba? Ayan, di ko sa Englobal, nakapunta rin kami sa Utah. Nag-snowboarding kami doon. Doon na Vegas na rin. Napunta kami Vegas. Nag-stay kami sa Aria Hotel. Isa sa pinakamahal na hotels po sa Las Vegas. Isa sa pinakabago. So ito, pinipicture nila dyan. Hindi, actually ako yan. Yung cocktail waitress dun sa likod. Yun. Pag zoom in mo yan, ito itsura. Ray. Sabi na yun. Ang maganda rito, ang tawag ko dito is three heads. Bakit? Pairing. 1-5. Tama? Ayan. And then, nanood kami ng Chris Angel Believe sa Las Vegas din, yung magician. And then, of course, yung isa sa hindi ko makalimutan, nag-skydive po kami. Libre. Lahat to libre. All expenses paid. May pocket money ka pa. 2 weeks tayong bakasyon. Tama? Ang sarap nito. Maniwala kayo sa akin. And then, nag-Europe na rin kami. No, 2011, punta kami ng Greece. No, punta kami ng Rome. Ng Vatican City. Ayan, pinasok namin St. Peter's Basilica. And then, ayan, para pumabagal. Ayan, Florence. Ayan, Venice, Italy. Nag-gondola ride kami doon. Nagkaroon akong 2 girlfriends doon. Ayan. Actually, mahaba pila nito eh. Marami pa to eh. Kaso dahil binary lang, spill over ko na. And then, punta kami ng Luzon, Switzerland. Ayan, then nag-bullet train kami going Paris. Lahat yan because of AIM Global. Tanong. Ha? Sino ang interesado sa negosyo namin? Taas ang kamay. Ha? Kasi kung hindi mo gagawin ang AIM, anong gagawin mo? Yung ginagawa mo ngayon? Tanong ko, anong resulta ng ginagawa mo ngayon? Kung wala, wala kang babaguhin dyan, gain pa rin yan. If you always do what you've always done, you'll always get what you've always got. Now, if you want something you never got, do something you've never done. Tama ba? Gusto mo nakakaibang resulta? Gusto mo ibang Pasko next, this coming December 2014? Gawin mo AIM Global. You still have 10 months. Tama ba ako? 11 months. Tama? 11 months. No, talagang mag-focus ka sa AIM Global, nako, maniwala ka sa akin. Hindi man yung katulad namin, at least may karagdagang 50,000, 100,000 a month. Pwede na? Yes, tama? So before I end, bago ko tawagin yung ating sharer, meron po ako ikukwento, ito na last na to. Meron pong isang lalaking na padpad sa disyerto. Naligaw. Itawag natin sa pangalang Mr. Bean. So, si Mr. Bean naglalakad. Siyempre, dahil disyerto, parang hindi siya mauhaw, meron siyang bit-bit na bottled water. No, tinitipid niya yan. So, sa paglalakad niya, meron siyang nakitang poso. Ano yung poso? Poso. Pump. Atawag doon. Deep well. Tama? Siyempre, inisip niya, kung may deep well, may tubig sa ilalim. Hindi naman siguro maglalagay nito nung walang tubig sa ilalim. Tama, di ba? Tama. So, nung nilapitan niya, meron siya nakitang karatula. Nakalagay doon, to get water, you have to give water. Sino po naka-experience na ng poso? Paano siya nag-work? Lalagyan mo muna ng tubig para lumabas ang tubig. Tama? Parang weirdo, di ba? Pero ang tawag doon, primer eh. Tama? Parang, ang tawag sa Tagalog? Ha? Puhunan. Pumumuhunan ka ng tubig para lumabas yung tubig. Tama? So, nung binasa niya yan, sabi niya, teka lang, para lumabas ang tubig, kailangan ko, itong tubig ko na to, kailangan ko siyang ilagay dito. Ay, pero teka lang, paano kung dito mag-work? Sa akin naman yung tubig ko, baka maubusan ako, tama? So, ginawa niya, umalis siya. Sabi niya, totoo yan. So, inisip niya dito, para di niya gawin. Tama? Kaso inisip niya, pag nilalakad siya, what if totoo? Diba? What if totoo? So, bumalik siya, binuksan niya yung tubig, binuhusan niya yung poso. Tama? At sinimulan niyang bombahin. Binomba ng binomba. Excited siya. Good news, walang lumabas. Sabi ko na, naisahan ako nito eh. Tama? Pero dahil wala na siyang tubig, ihinto ka agad? Hindi, talagang binomba pa. Binilisan, binomba. And good news this time, wala pa rin lumabas. Sabi niya, paktay na. Tama? Wala na akong tubig. Pero dahil pinuhunan niya na lahat,
Alam mo, minto hindi. Binomba pa rin. Binomba. One time, pag bomba niya, biglang bumigat. At isa pang bomba, biglang may lumabas. 4-5. Binomba! Binomba! Lumabas! 12,000. Binomba pa ulit. Naging 62. Bomba, 107. Sa kakabomba niya, 6 na sasakyan niya. Tama? Sa kakabomba niya, meron siyang kondo. Guys, I've been doing this now for 4 years and 9 months. Maliwala kayo sa akin. Sa lahat ng mahirap, itong pinakamadali. Total, yung ginagawa mo, mahirap din naman. Tama? Ang tanong ko, anong resulta ng mahirap mo? Tama ba? Alam mo yon, guys, ang puhunan mo sa AIM Global, hindi naman talaga yung 7980. Hindi yun ang puhunan mo. Ang puhunan mo dito, lakas ng loob. Kasi kung may pera ka nga, kung mahina loob mo, hindi ka magiging successful. Pero meron ako na meet, taga Bohol, ang pangalan, Leo Kaduyak. Grade 5 lang ang inabot, hindi pa nakagraduate kasi may back subject pa ng grade 4. Meron atang hindi napasa na project. Tricycle driver lang siya, Shopaw vendor, sa Bohol. Ginawang AIM Global, walang pero nagsimula, nangutang lang pang pa-member niya. Ano nangyari sa kanya? Ngayon po, dalawa na sasakyan. Isang Pajero at isang Fortuner. Tama? Anong puhunan? Lakas ng loob. Kaya guys, paglabas mo rito, lakasan mo lang loob mo. Tama? Lakasan mo lang loob mo. And ang maganda nito, hindi mo ito gagawin mag-isa. Kasama mo kami. Okay? So anyway, tapos na po ako. Ang aking pong tatawagin, isa po sa ating magaling na speaker din. Umiikot po ito sa AIM Global. No? Isa po sa kasama sa managing team. Tama ba ako? Marketing team ng AIM Global. Isa sa pinakamagaling na mag-talk na nakilala ko. Okay, hindi ito nagsalita hanggat, alam mo yun, medyo malungkot kayo. Ulit, 1 million? 2 million? 3 million? At million-million palakpak para kay Upline Elmo Bayer! Good morning! Pwede ba palapakan natin si Sir Jogi? Come on! Maganda ba yung opportunity? Yes or yes? Oh, parang mahinang sagot, no? Mukhang gutom na sagot yun. Sinong gutom po? Pataas. Be honest po, yung mga gutom. Ayan, no? Ay, salamat. Konti lang ang gutom na... Paki-cancel na yung merienda. Ako, konti lang pala sila. Now, alam mo guys, sa sobrang ganda ng opportunity, ang AIM Global po talagang kamangha-mangha yung ating mga resulta, no? Mga nangyari, yung growth, yung expansion ng company, in which sa loob ng 8 taon, the company ay nakapag-create po, no? Ng almost 1,000 millionaires already. Grabe po. At itong almost 1,000 na to, coming from different walks of life. Mula doktor, abogado, engineer, artista, mga milyonaryo, no? High school graduate, estudyante, grade 6, grade 5. Dati, mukhang bibig kami. Pinagmamalaki namin yung grade 5 tricycle driver, 5 taon na sa AIM Global. Ngayon, he's earning at around 300 to 400,000 kada buwan. Pero ngayon, panis na siya. Why? May bagong sibol na milyonaryo. Tagapalawan po, hindi nakatapos ng grade 1. No? Lahat ng kanyang ID, tamark po. Tamark. No? Tamark. Pero guys, nagawa niya naging successful sa AIM. So anong ibig sabihin? Kahit sino pala pwede na maging successful sa AIM. Second, AIM Global expanded in 13 countries and halos growing more, no? Billions of sales a year. So therefore, hindi na po ito tsamba. Tama po ba? Kung ikaw nagduda pa ngayon sa AIM, magpa-check up ka na sa doktor. Totoo po yun. Wala halong bola, wala sales talk. Tama po ba? Kasi, ganun kalaki, grabe. So, anong gagawin namin ni Elmo?
ito na pong gagawin nyo. Step by step sa mga... Number one yung gagawin, no? Qualify to become a member. So, kahit anong ganda niyan, kahit mag-tumbling ka pa dyan sa sobrang ganda ng opportunity, pag hindi ka mag-member ng AIM Global, no, hindi mangyayari. Tama po ba? So, at least 7,980 pesos to start the business, pinakamaliit, no? If you go for 3 business accounts or 7, it's up to you. Now, pinaka-minimum, ito po. Wala kang pera, okay lang po yun. Hindi problema yan, no? Kasi maraming success stories sa AIM, mawalang-wala ng 7,980 since ginusto, ginawaan ng paraan. Kasi pag may gusto, may paraan, no? So, marami akong alam ng mga paraan. Sa mga gusto lang po, gusto ko ituro sa inyo ngayon. Sino po yung gusto? Ibibigay ko sa inyo ngayon. Alam mo, 18 taong sikreto ko na to, pero ibibigay ko sa inyo, no? Na mga maraming paraan, pwedeng hindi mo kaya to, humanap ka ng kahati. Pwede yan. Hati. Pero ikaw at yung kahati mo, magpirmahan kayo ng memorandum of agreement para safe. Pero labas na sa Inglobal yan, ha? Hindi na isi, huwag naman kami isama niyan, no? Ang tawag niyan, pag dalawa kami-ari, partnership. Oh, di ba? Hati kayo sa trabaho, sa kita, hati kayo. No? Now, pag hindi kaya, apat kayo, tig almost 1,000 o 2,000 kayo. Hindi na yan partnership, corporation ang tawag. O di social na, di ba? Maaari meron tayong corporation. Di ba? Pag hindi kaya, 8 kayo, 8. Yan, tig 1,000 kayo. Hindi na po yan corporation o association na po. Pag hindi kaya, 100 katao, hanap ka, no? Tig 78 pesos. Ang tawag niyan, kooperatiba na po, no? No? Pag may gusto, may paraan. Pag hindi kaya po, ito pinaka-advice ko sa inyo. Mas affordable to. 7,980 katao, tig pipiso kayo. Ayan. Pumila kayo dyan, no? Kala ng iba, may edge sa revolution na naman. Habang nakapila, nag-aaway kayo. Teka muna, kanino natin ipangalan? Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Pag wala na po, gulong na po yan. Magpasagasa na po kayo, no? Ngayon, member ka na. Pinaka-advice namin, be a user of our Prada. Bakit po talaga pinagdiinan namin to na try to be a user, no? Gamitin mo lahat ng produkto natin. Lahi, iba po kasi, pag nabasa mo lang, narinig, nakwento lang, kaysa ikaw mismo, gumagamit. Kasi pag user ka, may tinatawag po tayong, you will be convicted on the product. Magkaroon kang conviction on sa produkto. Ibig sabihin, anumang karanasan mo sa produkto, ipaglaban mo. Tama po ba? No? Katulad sa akin, ipaglalaban ko po ang C24/7 pagdating po sa LBM. Yeah, 2 capsules agad. No? So, nakatry ako maraming beses, marami ding nakatry nito. So, pagdating po sa LBM, proven and tested ko po ito talaga. No? So, halimbawa, kayo po, makaranas ng gano'n, nag-LBM kayo, usually, pag LBM, andumin natin, basa tama po ba? Uminom ka agad, 2 C24/7. Pag ang dumi mo basa, gusto mo matuyo, ibilad mo. Problema ba yun? Di ba? No? So, palawa. Ayan, no? And then, pag user ka, alam na alam mo itsura produkto, tama po ba? Ito, totong kwento to, ha? May downline, tumawag sa upline. Upline, sobrang ganda pala ang C24. Uy, naman partner, no? Upline, ano bang dosage zone? Eh, si upline hindi nakagamit. Sabi ni upline, partner, 1 tablespoon 3 times a day. Oh, thank you po, upline. Umuwi din downline sa bahay pagdating. Tinignan na niyo yung global package niya. Teka, capsule to, ha? Sabi ni upline, 1 tablespoon. Teka muna, matawag nga ulit. Upline, ang isang kutsara, ilan po bang kapsula? Diba? Kaya, manigurado ka, kabisado mo ang produkto. Pag user ka, automatic user ka rin. Tama po ba?
You cannot sell if you don't use. No? Number three, gagawin mo, gusto mong kumita, yes or yes? Guys, kung talaga seryoso ka, gusto mong kumita sa AIM, makiusap kami, aralin niyo po. Kasi maraming gustong kumita, yumaman, mangarap. Kaso lang, pagdating sa learning, ang daming excuses, alibis, no? Na hindi makapunta kasi ganito, ganito. Pero tanungin mo, may pangarap, oh, gusto yung yumaman, oh. Pero pagdating sa learning, ayaw. So hindi po pwede yun, tama po ba? Akala kasi ng iba, pagbigay nila ng 7980, kusa nang malalaglag yung 1515 sa bubong ng bahay nila. O hindi po ganun. Pag hindi mo inaral, bubong mo ang malalaglag. Sigurado, sigurado ako. Aralin po, libre, walang bayad. Aside kung pag may mga special trainings tayo, no? Now, aralin lahat, OPP, produkto, ASAP, etc. Minimum 5 times each module, no? Bakit po ganun karami, Elmo? Ganito yan. Kaya we advise you na bumalik at araling husto kasi ganito po yun. Pag first time kang bumalik, ang nasa isip mo lang is yung produkto. It might be you who understand 20% of the opportunity. Pero ang pinaka-reason pinipilit namin kayo na bumalik at aralin pa para umabot kayo on the level of understanding bakit kailangan mong gawin si AIM. Kasi pag bumalik at bumalik ka, mas lalong liliwanag sa inyo ang AIM Global. Ang makita mo na ay pangarap, kinabukasan, magandang buhay for your family, or kung anong gusto mo sa buhay. And yan po ang tunay na negosyo ng AIM Global. Tama po ba? Kasi kung food supplement, vitamins ang ating pinag-usapan, totoo po, you can buy sa labas. But you are just only a pure customer. They are not selling opportunity for you to become somebody someday. Klaro po sa atin. No? So sa mga nandito ngayon, first timer, give yourself a chance ma-discover ang AIM Global before saying yes or no. Tama po ba? No? Now, number four na gagawin mo, handa kayo ng mga pangalan. Ang tawag namin, name list. Listahan lahat ng mga kenyo sa buhay. Kaibigan, kamag-anak, why? AIM Global is into people business. Tao po yung ating negosyo. So, gaano karami, almost 50 hanggang 300 or more, no? Lahat ilista mo. Lahat ng kaibigan, kamag-anak, kumpare, kumare, classmate ng elementary, high school, college, basta lahat ng K, ilista mo sila. Kasama yung kambing, kalabaw, kabayo, no? Yung mga may-ari noon, prospect mo sila, no? Number five, once you have the list, pag kumpleto na, tawagin mo na, upline mo. Upline! Ready na po ang name list ko. Ikaw at upline mo, magtulungan kayo, i-invite mo sila or i-share mo na sa kanila yung ating AIM Global business. Take note, nauna ang learning bago ang inviting or sharing our business. Do not invite or share our business kung hindi mo pa inaral or else feeling mo lang napakahirap sa AIM Global. Tama po ba? Tandaan mo kung nagawa nung hindi nakatapos ng grade 1, walang duda kaya niyong gawin. No? And the last but not the least, handa mo sarili mo sa lahat ng klaseng discouragement maranasan mo along the way sa pag-AIM Global. So maraming klaseng discouragement dito. May nag-order na produkto sa'yo. Excited ka na kumita ng 50%. So binili mo na ngayon, biglang kinansel. Ano? E yung pambili mo. Yung binili mo, pambili pala ng bigas, gatas, no? Walang hiya tong global-global na to, napahamak to rin itong pala, di ba? Di ba? So, marami dyan, no? Hindi ka lang diniscourage yung mga taong malalapit sa puso mo na akala mo maniwala sa'yo. They are those people who will discourage or reject you. People close to heart, no? Asawa, magulang, kapatid, kamag-anak, kaibigan. Hindi pa sila nakontento. Hindi ka lang diniscourage. Hindi ka lang nireject. Nilait ka pa. Ano?
No. Yak, Mari. No, nag-recute-recute ka na ngayon, no, di ba? So, ginawa niya, iwasan si Elmo, illegal recruiter. Please pass. Pinagkalat pa. Pati sa Facebook, no? Pero ito sigurado ako, sari-saring failures along the way maranasan mo. Katulad ng, nag-invite ka ng 10, 10 hindi naniwala. Nag-invite ka ng 20, 20 ang hindi naniwala. Nag-invite ka ng 30, 31 hindi naniwala. Pati ikaw, hindi na rin naniniwala, no? Pero guys, seryosong tanong, do you really want success sa buhay mo dito sa AIM Global? Yes or yes? Kung gusto mo talaga ng tagumpay, whether you like it or not, you must be ready to face or embrace failures. Why? Failures are main ingredient of success. Walang nagtagumpay sa mundong ito, sa AIM Global namin, hindi po dumaan ng sari-saring kabiguan, no? Why? In life, it's not on never falling that you will become successful. But it's on standing up every time you fall down, no? So kung ito ay naranasan mo sa pag-AIM Global, congratulations! Tama ang ginagawa mo at nasa tamang daan ka. Tama po ba? No? So, therefore, ituloy mo lang. So, kung tuloy-tuloy ka lang, ang pinakamaganda, ituring mo nga yan na mga... Eh, paano kung asawa mo negative sa AIM? Imagine, gabi-gabi katabi mo. Kaya sabihin, nangangamoy tayo ka ba? Pero ito po, fertilizer, yes or yes? Kailangan sa halaman, tama pa, para maganda ang bunga, tubo, tama po ba? No? So, congratulations, pag ito naranasan mo, ay dapat matuwa ka, you're being fertilized, no? Kaya ngayon, amuyin mo na yung katabi mo. No? Amoy tae or amoy seven heads? Yeah! Palakpak, palakpak, no? Now, guys, did you learn something today? Yes or yes? Yes! Kaya po, sa mga first-timer, proven and tested na po ang ating produkto, sistema, management, wala na pong katwiran na hindi mo kayang gawin. Kaya sa mga first-timer, sino yung decided na po ngayon na mag-AIM Global? Kahit hindi ka pa mag 7980, pero ngayon decided ka na mag-AIM. Pwede ba tumaas yung kamay? Come on! 10, 9, 8, 7, 6, taas, 5, 4, 3, 2, 1, congratulations po, no? Sa mga hindi po nagtaas, ang masabi ko lang ganito, alam mo, you cannot deny sa mata ni Lord, tama po ba? Alam na alam ni Lord anong dinidesign ng puso mo, no? Pero sabi ni Lord, gusto ka ngang umasenso, yumaman. Pero pagtaas ang kamay, hindi mo magagawa, pagyaman pa kaya. Oh, di ba? Pero ang bait ni Lord, binibigyan ka ng second chance. Sa mga hindi nagtaas, 5, 4, 3, 2, 1, o biglang dumami. Palakpakan nyo naman, mga sarili nyo. Now, I would like to end this presentation with a story. Okay lang ba? Yes. Now, ganito po, no? May maglolo. Ito maglolo na to. Pumunta sila ng bayan. 4 na barangay dadaan nila bago makarating ng bayan. So, papunta na silang bayan, unang barangay, may dala silang karabaw. Karabaw, English yun, no? Kalabaw. Hila-hila nila yung kalabaw. Pagdating sa unang barangay, nakita ng mga tao, ito maglolo na to, ang tanga-tanga. May kalabaw, hindi sinakyan. Unarinig yung mga maglolo. Uwalulo, no? Sakay tayo, sakay sila. Silang dalawa. Pangalawang barangay nakita ng mga tao. Wala kaya itong maglulo na to? Hindi naawa sa kalabaw. Silang dalawa pa ang sumakay. E narinig ng maglolo. Eh sabi ng lolo, sige nga po, ako na lang ang bababa, ikaw na lang sasakay. Pangatlong barangay nakita ng mga tao.
walang hiya tong bata na to, hindi naawa sa matanda. Pinaglakad yung matanda. Ay, narinig ng bata. Lili, ikaw na nga nga sumakay dito. Lakad na naman sila. Pang-apat ng barangay, nakita na ito. Walang hiya itong matanda na ito, hindi naawa sa bata. Ginawa nung lolo, bumaba. No? At ginawa nila, iniwan yung kalabaw. Anong moral lesson ng kwento? Sa pag-aim global nyo, you cannot please everybody. May mataong matuwa, maniwala sa inyo, no? I-appreciate yung ginagawa niyo. Pero whether you like it or not, marami din tao na mga crab mentality along the way. No? Di ko alam bakit mga klase ng tao. Para bang masahatakin ka pa pababa, no? Pag umasenso ka sa lugar niyo, drug lord yan, no? Kidnapper yan. Ay, may papa yan. No? So, normal lang po along this. So, ginawa ng maglolo, iniwan yung kalabaw, dumiretso sa bayan. Ang ginawa ng mga tao, yung kalabaw, inihulog sa balon. No? Inihulog sa balon. At ginawa ng mga tao, tinatakpalin na ng lupa yung kalabaw. Itong kalabaw, mautak, sa bawat lupa na mailagay sa katawan niya, ang ginagawa ng kalabaw, pinapagpag niya at inaapakan. No? So, tatapon na tapon lupa yung mga tao, kasi tatabunan niya. Ginawa niyo itong kalabaw, mautak, pinapagpag at saka inaapakan yung lupa. So, katagalan, yung kalabaw umaangat hanggang nakaahon siya. Di ba? So, anong moral lesson ng kwento? Lahat ng discouragement, maranasan mo, no, panlalait, gutom, pagod, etc. Guys, ang gagawin mo lang sa Englobal, ipagpag at ipagpag mo lang, magtatagumpay ka rin. Good morning po! And God bless po sa iyong lahat!